Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta kayo dyan? I'm back guys! Yun, nakapagluksa na tayo sa ating namatay na Birupes. Nakaget over na ako doon, nakapag-move on na, tuloy ang hobby. Alright, at ngayong araw na to, mag-a-unbox tayo guys. Okay, ano nga ba to? Tease Convince! So, buksan na natin yan. Kakarating lang nito kanina sa noon. Uy, ano to? Nagbigay pa sila ng sticker. Uy, astig ah. Magamit nga to. Pero dyan ka muna, hindi yan ang purpose natin. Guys, ito po ay actually isang UV light. Portable UV light to. Tignan natin kung ito nga ba ay gumagana. Yon, bangis. So, wala pa yata siyang battery. Okay, the battery pala to. So, ayos yan kasi meron, marami tayong rechargeable na battery dyan. Yun oh. Tatlong battery ang kailangan. So, babalik tayo. Pero explain ko muna sa inyo kung para saan ba tong UV light na to, guys. Okay. Mamaya lalagyan ko to ng battery. Ito kasi, guys, alam nyo naman, September na ngayon. At pag Bermans na, medyo malamig na. Lumalamig na ang kapanahunan dito sa Saudi Arabia. So, gagamitin natin niyang mga UV light na yan para mag-hunt ng scorpions. Yan. Ito nga pala guys, si Venom. Maraming salamat sa nagpangalan sa kanya. This is Venom. Yung male. Ito yung ating male na black fat-tailed. Or ang Arabian fat-tailed. Yan. Kita nyo naman. So, male siya kasi mas manipis yung kanyang abdomen area compared dito sa female. Ito female to. Yung nauna kong yung aking nauna at mukhang pre-molt na siya actually. Yan, ito yung female natin. Mukhang pre-molt na siya kasi namumuti na yung exuvia niya. Tapos ayan oh, ang taba oh guys oh. Kita nyo ba yan? Ang taba nung gilid. So dahil September na, maghahunt tayo guys nito. Napakarami din dito sa disyerto. Okay? So bago tayo maghunt, lalagyan ko muna ng bala yung ating battery. Lalagyan ko muna ng battery yung ating itong ating UV light. Tapos te-testingin natin at malalaman nyo kung bakit ko nga ba gagamitin itong UV light para sa kanila. Okay? So wait lang, kukuha lang ako ng battery. Okay game mga kahabi, meron na ako dito tatlong rechargeable na double A's. Charge na natin yan. Lagay na natin siya dyan at tignan natin kung gumagana nga ba to. Uy, masikip. Tignan nga natin. Alright, UV. So, mga kahabi, eto na, try natin nga kung talagang ang mga scorpion ay glow in the dark using UV light. Tutukan natin yung mga yan. Yun, ayan silang dalawa guys. So mga kahabi, this is the moment of truth. Kung itong mga scorpion na to ay magiging glow in the dark. Ganito natin ang view. Yan, pag ganyan. Paano ba? Yan. Para kita nyo silang dalawa. Anda, isa muna. Okay. So, bago ko patayin ang ilaw, mga kahabi, bago ko tignan kung gumagana nga ba ang UV sa itong mga to, dasalan muna natin
ang paborito nating dasal na ang na sulakipin, sumaskidot, moko-moko, alright? Gayahin nyo lang ako pag pinatay ko tong ilaw. So, let's go guys. Ang na sulakipin, sumaskidot, moko-moko. Yeah, baby! Yan ang sinasabi ko. Glow in the dark sila, mga chong, mga chang, mga boss, mga bes. Ang ganda nila lalo kapag nasa UV, oh. Tignan nyo naman tong female, guys. Wow. As in, wow. Wow. Suabe. Suabe, mamen. So, ito gagamitin natin kasi maghahunt tayo ng mas maraming scorpions. Siyempre, alam nyo na, pag may chance, pahabs natin yan. So, dito sa Saudi Arabia, guys, hindi naman to sila endangered at hindi rin pinagbabawal. Pero tignan nyo, ang ganda. Wow, damn it. The best, man. Ganda nitong nabili ko. At lalong mas maganda yung ating mga scorpion dyan. Yeah, panalo. Sarap designan ng ano no, ng UV lamp. Ang sarap i-design sa kanilang enclosure setup. Ayun oh, gumagalaw na. Damn. Ganyan natin sila itatrack. So mamaya abangan nyo. Mamaya maghahan tayo, tatry kong pumunta doon sa spot na sinabi sa akin ng aking tropa. May spot doon. So, let's see. So, patayin na natin ulit ang ilaw at dasalan ulit natin sila. Ang na, sulakipin, sumaskidot, moko-moko. Alright, see you later guys. Maghahan tayo. Eto na nga mga kahabi. Gaya ng ipinangako ko sa inyo. Pagkatapos ng aking shift, pupunta na tayo at maghahan tayo ng mga black fat-tailed scorpion or ang Arabian scorpion. So, bakit sa gabi? Bakit kailangan gabi? Kasi unang-una, nocturnal to sila. Sa gabi ang kanilang activity, majority ng activity. Kaya pupuntahan natin yung sinabi ng aking kaibigan dito sa Saudi. Sa likod ng kanilang mall, di naman mall, sa likod ng kanilang shopping center, ay madami daw nakikitang scorpion na pag-alagala. So, let's see kung totoo nga na meron talagang mga pulutong ng scorpion dun sa kanila. Tapos, kaya ako gumamit nitong, kaya ako dala-dala tong UV light. Ito. Alam nyo naman na nakita nyo naman sa clips kanina, nagiging neon color or nagre-reflect, nag-glow in the dark kapag natutukan ng UV light yung kanilang exoskeleton. Dahil meron silang special chemical doon na kung tawagin ay Hyvaline. Okay? So, search nyo na lang yan sa Google. So, wag na natin patagalin to. Pupuntahan na natin yung agad. Try natin mag-search ng mga scorpions doon. Alright, see you later! Eto na mga kahabi, nandito na tayo sa site na sinasabi ng kaibigan ko. At syempre, dala-dala natin yung UV light. Eto, meron akong shovel. Tapos, meron tayo syempre mga catch cap. Eto guys, kaya bakit malaki ang nilagay ko? Kasi mga kahabi, in case na wala tayong mahuli ngayong gabi, gagawin ko tong pitfall trap. Okay? Makita niyo yung pitfall trap ko sa mga dati kong video. Okay, maghuhukay ka tapos ibabaon mo tong
plastic na bote sa buhangin, tapos makakahuli yan ng kung ano-ano. Doon ko nahuli yung mga skink tsaka mga mealworms na brinid ko. So, tara na! Pasyalan na natin tong site na to. Alright! Yan, so kahabi, ayan yung mall na sinasabi niya. Ayan yung mall na pinagtatrabahoan pala ng friend ko. Tapos sabi niya, dito nga daw sa likod. Ayan. So, meron akong nakita kasing palatandaan na bato dito. So, try natin na baka sa ilalim niyan merong mga nakatagong kung ano-ano. Tapos may mga bato pa doon sa mga part na yon. So, tara na. Huwag na natin itong patagalin. Kasi makikita naman natin yan kung meron tayong may maiispatan dyan eh. Mag-glow in the dark siya. Uy, ang cute nitong plastic na glow in the dark din siya oh. Ibig sabihin, plastic pala yung scorpion. Nag-glow in the dark kasi. Sana hindi tayo hulihin dito. Medyo maliwanag pa kasi sa part na to, guys. Sana lang hindi biker ang makuhul na makita natin. Dito kasi yan sa mga batuhan na area eh. Hindi kasi yan sila lumulubog masyado sa buhangin. So, ito mga damo na may bato-bato. So, baka dyan ang ano nila, spot nila. Hindi na kasi bulabog tong lugar na to. Konti na lang ang napapadaan dito eh. Ito mo, kalsada yan pero wala masyadong dumadaan dyan. Talasan natin ang ating mga mata. Sana meron talaga tayong ma-hunt. Wala lang, nakaka-exciting kasi may ma-hunt ka eh. Ayan, plastic yun, nag-glow. Kita mo? Glow in the dark plastic. Hindi ko alam bakit nag-glow in the dark ang mga plastic. Ay, nakatago mga scorpion friends ko. Gusto ko sanang mang-uklab ng mga bato eh. Kaso mukhang mahihirapan ako dito ah. Dami kong bit-bit. Tignan natin yung part na yon. Ay, grabe, mukhang epic fail tayo ah. Tignan lang natin. Sana makachamba. Tingin pa tayo dun sa isa pang spot. Sa kabila.
Magulat ka, no? Viper pala lumabas, oh. Sa mga libliban yan, eh. Sa mga tago-tago. Kaya puntahan natin kabilang spot. Ito ulit, isang mabatong gilid-gilid. Try nating mag-club. Ispatan natin sila. Saan ba kayo, mga friends? Tahimik naman na kasi yung area na to, eh. Di ko lang alam kung bakit wala pa sila ngayon. Pero taglamig, medyo malamig na, guys. Hindi na siya ganun kainit. Supposedly dapat lumalabas na sila, eh. Mga ganitong times. Hindi ko nga lang alam kung bakit wala pa sila na pinapakitang signs. Signs of their life. Mahaba na tong video na to, pero wala pa tayong progress. Wala kasing mga batuhan dun, eh. Sa mga batuhan kasi yan. Man, I think mission fail tayo. So after ilang attempts, sa tingin ko mission fail tayo, guys. Kailangan nating head back to base. Wala tayong magagawa. Wala talagang lumabas. Better luck next time. Ang importante, meron na tayong UV. Ha? May magagamit na tayo pang hunt sa gabi. Kasi sa gabi talaga sila lumalabas, eh. Nocturnal creatures to sila, eh. So ayun na nga. Tayo'y magpapaalam na. Pagod ako dun. Alright. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin channel. Okay? Huwag na huwag kayong magsasawang tumangkilik. And have a good day. And God bless.